guys, ayan, good morning, welcome back to our channel guys. Nagpapadili ako kay baby. Naririnig kayo guys, nag-init kasi ako ng tubig dahil magpapaliguan ko si baby. So ayan, init ako ng tubig kasi wala kaming hot water sa shower. Kailangan pa kasi i-switch on yung para sa hot water. So ngayon, nag-init na lang ako ng pampaligo niya. Kami palang dalawang gising kasi yung dalawa natutulog pa. Ako kasi ito nagigising guys, siya yung nagigising sa akin. Yung parang gusto na ba niya na magtayo-tayo kami, kaya ayan, siya yung magpatid-patid. Yung ang tabag niya? Ano bang tawag yun? Indak-indak pa guys, yung ganun, magpatid-patid. Kaya ayun na, nagising na ako kasi alam ko na yan na gusto niya ng ganito na milk. And then, minsan gusto niya din yan na mag-explore na kami. Ayaw na niya yung puro higa na lang. Kahapon, lumabas pa lang kami sa, nagpunta lang kami sa may, dito lang malapit sa amin yung pinuntahan namin before. So, iwan ko lang today kasi Sunday pa lang ngayon, guys. Kalimutan ko na yung araw. Gutom na pala. Kaya naghanap na yan siya ng milk niya na ganito, guys. Lalo na pag medyo tanghali na, hindi pa siya nakakadidi, kaya naghanap yan siya. May sugat pa yung iwan ko, kung nakikita nyo guys, may ano sa kuko niya, kasi inanuhan ko yun siya, nag-nail clippers ako sa kanya nung isang araw. Yung dito niya, yung isang niyang thumb, hindi ko pala nasali, kaya ito mahaba pala. So, dito naman hindi. Yung dito lang, mahaba na. Kaya malaki yung scratch niya dito. Nilagyan ko na lang siya ng cream kagabi. So, nasa bahay lang ulit yata kanya today. Kasi pag weekend, pag pupunta ka sa mga beach, mga ganun, super busy guys. So, ngayon nasa bahay lang kami. Hindi din naman mag-shopping si Mr. dahil sabi ko na bukas na. Ubusin muna yung mga pagkain na sa ref bago magbili ulit ng mga stock for a week. Eh, malapit na maubos. Gutom na pala to. Pumulo na yung ano ko, yung tubig. Hello? So, ito yung sinasabi ko, guys. Ayan, oh. May mark. Hindi niya naubos yung milk niya. Number 4 lang yung gawa ko. Minsan naubos niya, minsan hindi. So, ayan, may ano pa siya. May natira pa, mga almost 1 pa yung natira. So, ayan, paliguan ko muna to, guys. Burp first, pag burp. B C D E F G H I J M O L O P P T O X T U B W X Y Y Z. No more mommy. ABC, this is mother. What I say? Yay! K. So hi guys, ayan. Ano na? 5 p.m. na pala. Lumabas na naman sila ni Alina at saka yung daddy niya kasi pupunta din yun sila sa shop. May bibilhin lang. Ayun, magtupi sana ako guys. Hindi matapos-tapos kasi si baby. Gusto magpakarga. So, then, parang inaantok talaga ako habang nagtutupi ako guys. Yung mata ko parang mahuhulog na. Inaantok talaga ako kasi wala akong natulog kagabi. Kasi nagnap ako and then nagising. Nagising ako mga 11 o'clock. Kaya nakabalik ulit ako. Mga 1 hour lang yung nap ko kagabi. And then, nakabalik ulit ako ng tulog. Maaga na. 5 o'clock na yata. Di nagising ako 9. Kasi nagising na si baby nga. Kanina sabi ko nagising na. So ngayon naman magnanap ako guys. Try ko nga managpakay. Masakit yung ulo ko. Parang bibigay yung katawan ko. Sa ano? Sa antok. So ayan, balikan ko kayo later guys. Kung ano yung mga ganap. Yeah. Kataka. Magnanap. And magnap muna kami ni baby. Magnap muna kami. Hi, baby.
And kay map, ano eh, nakakaantok. So, ayan. See you later, guys. Katawa. Na yan, guys. Pag alam niya yan, pag nagbibideo ako sa kanya. Kaya ayan, lagi yung nakafocus sa camera kasi alam niya na kinukunan ko siya ng video o nagtitake ako ng picture sa kanya. Kaya ayan, nakatingin agad yan siya. Kika! Ayan, subalikan ko kayo, guys. Guys, ayan, kagigising ko lang kasi dumating na din yung dalawa. Maayosin ko yung, kasi may mga nabili sila ng fruits. And binilan pala ako ng flowers. Kasi yung flowers ko, ayan, natuyo na. Tingnan nyo, guys, may tumubo siya ng mga, ayan. Ito, so, itapon ko na lang ito siya, guys, kasi tuyo na talaga siya. Matagal na to. Na flowers, nabili niyo, bago. Ayan. May flower si Dodong. Ano ako, guys, natakot ako si baby na os-os na pala si doon sa ano niya, sa swing niya. Hinugasan ko yung grapes. Saka ito. Hinugasan ko sila. Doon, nilagay ko na lang sa crib niya dahil na-os-os na pala doon sa ano niya. Sa kanyang swing. Ayan, umiiyak na. Lagay ko muna ito sa ano. Ano na, you want some grapes? Ayan, ito pala may ano, guys. Grapes. Ayan, may donuts din. Pero ano lang siya? Glaze. Yung original glaze lang. Ayan. Yung last time, bumili siya ng yung may Pringles ba, guys? Kinalbuhan lang ni Alina yung Pringles. Excuse me. Yeah. You want grapes? No, you're not getting anything yet. Ayusin ko din yung flowers ko. You don't want grapes? Nire-reklamo na si baby doon. Ano naman to, guys? 5 pounds. Marami na siya. 5 pounds lang. Ito. Ilang piraso kaya to? 2, 4, 6, 8, 10... 12, 14, 16, 18. Ayan, guys. 18 roses na siya. For 5 pounds. So cheap. Then, inaabot to siya ng 2 weeks or 3 weeks yun. 3 weeks yata yun. Yung isa ko. Ang katatapon ko lang. Ayan. Ang ganda-ganda naman. Sabi ko na ako nagpabili sa kanya, sabi ko magbili ka ng flowers kasi nalaya na ano, nalaya na yung flowers ko. Kaya ayan. So, ito na siya, guys. Ganda. Ilagay ko to dito sa ano banda. Dito sa may bentana. And dyan. Kasama yung laki bamboo ko. Hurt? Why you hurt? Hurt you, mommy. Kukunin ko muna si baby kasi. Sisigaw na. Nagsisigaw. Hello? Hello, payangga ko? Hello, payangga ko? Box ng mga ano ni Alina? Maraming box sa taas. Box na mga toys niya at saka yung walker niya ina-unsymbol namin. Come here! Ipakainin ko din si Alina, guys. Ayan, magbalat ako ng pears, guys. Ang kwento si ano na, si itay ko na ano daw, nang tantrum si Alina when they went to the park. Because Alina don't want her daddy to touch her bicycle. Try to help her. Ganyan yan siya, guys. Itatantrum. Kaya, ayan, kailangan talaga niya daw ng playmates. Uwi na talaga kami sa Pinas.
Alina needs playmates. We need to go back to the Philippines. Ito, dalawa na lang natira sa ano. Balatan ko to, guys. Kumakain ito si Alina. Finish the pancakes, Daddy. No, later, Daddy. Later. Lugasan ko na pala ito. Hmm? Yeah, do that. Huh. Alina, have some pears now. Pears. Yeah. Pears. No, okay, pag-eat na Toto. Give you Toto. Tentay guys na melon. Masarap naman siya. Parang sabi ko parang papaya. Kasi yung shape niya ganun. And then yellow, parang papaya nga. Pero ano siya, melon pala. Masarap naman, first time ko makatikim ito. My first time to taste this, Daddy. Hmm? Is it? Yeah. Well, it's good, it's juicy. Siguro mas masarap to pag ilagay siya sa fridge. So hi guys, ayan ngayon na guys, eh i-share ko na sa inyo kung yung first night namin together na mister ko. So yun guys, yung first night namin talaga together is yung first time talaga namin magkatabi is yung sa taxi. Kasi sinundo ko siya sa airport, ako yung nagsundo sa kanya sa airport. So yun, sa taxi kami magkatabi. So sa ano pa lang guys, sa taxi pa lang, inaano-ano ko na siya guys. O yung parang... nilandi-landi na guys kasi naano na kasi yun siya guys nung habang nagchat-chat pa lang kami guys, ano na yan siya, yung in-excited ko na yan siya, kaya hindi talaga nagdalawang isip na imagine guys, 2 weeks pa lang simula kami nagchat-chat, kumuha agad siya ng ticket guys kasi nagchat-chat kami, in-excited ko na yan siya para puntahan agad ako sa Philippines para makipagkita siya sa akin. So ayun nga, yung after 2 weeks na yung nagchat-chat kami, kumuha agad siya ng ticket, then few days before mag 1 month simula kami nagchat-chat ay pumunta na siya na ano, flight na niya papuntang Philippines. So yun na yun, nung pumunta na nga siya sa Philippines, yun sinundo ko na siya sa airport. So ayun, mga 10 PM na yun, sinundo ko siya sa airport. So doon pa lang sa taxi guys, medyo na ilang-ilang pa kunwari guys, pa ilang-ilang pa kunwari guys, na ilang-ilang pa, pero yun, inaano-ano ko na yan siya guys, yung parang in-excited ko na din siya habang nasa taxi pa. So ayun, parang nalalong na-excited yung lolo nyo guys. So yun, habang hindi na talaga makapag-antay, yun, pagdating namin sa hotel, check-in agad siya. So pag nasa room na kami, syempre maliwanag na guys, so kita na talaga namin yung isa't isa ko ano yung mga itsura namin, kasi magkaiba lang talaga sa personal at saka sa camera. Kahit nag-video call kami every day, so iba pa rin talaga na mag face to face na kami, plus maliwanag pa yung ilaw ng hotel. So kita yung talaga. So ayun guys, pagdating sa room guys, baba na yung mga gamit niya. So ako kunwari nagpahiga-higa agad ako guys, pahiga-higa agad ako sa bed. So yun, na-excited na siya guys, nagpa-shower ulit, nagpa-fresh agad yung lolo nyo kasi kagagaling na din sa biyahe, so kailangan talaga magpa-fresh para ano na, handa na sa ano, sa first night together. So ayun, nagpa-fresh siya, sabi ko, ala, yun, ito na yata, excited ako din, parang kunwari pa din paano-ano pa. So nagkahiga lang ako doon sa bed. Din akala ko, yun na, hindi pa pala, bumaba muna kami kasi kailangan muna kumain guys para may lakas. So kain kami, din pagkatapos kumain, bumalik na kami doon sa room. So yun na, parang hindi pa talaga kasi nagpa-fresh pa din yung lola nyo guys. Kailangan ko din nagpa-fresh kasi fresh na yung isa, so kailangan ko din magpa-fresh, fresh na din. So ayun na, ayun,
nag-ano na siya, na-excited na din habang nakapag-ganong-ganong na doon sa bed, nag-antay na sa akin. ako rin parang nahiya pa din ako kasi sa taxi, habang tinatouch-touch by touch ko siya sa taxi, guys. Madilim naman sa taxi, hindi naman niya ako nakikita, pero excited na. So, excited na talaga yung lolo. So, yun, nakahiga na siya doon sa bed, pahiga-higa na. Kumari, nag-tingin ng TV. So, nag-aantay na sa lola niyo kasi nagpa-fresh na nga. So, ayun na, pagkatapos na. Natapos na, nag-shower yung lola niyo. So, doon na, guys, nangyari na yung pinakahihintay naming dalawa. Na isang buwan naming hinintay yung na mangyayari na yung dapat mangyari. So, ayun, guys. So, ayun din naman. Simula din naman nung nangyari na yung may nangyari na sa amin. Hindi na talaga kami naghiwalay simula noon. As in, kasi bago pa siya pumunta ng Philippines, may dala niya na yun talaga yung mga documents niya. Napag-usapan na namin yun na dalhin, magdala siya ng documents pagpunta sa Philippines para sa pagpapakasal namin. So, after din ng 1 month na simula nagsama na kami, nagpakasal kami kasi nag-prepare, naghanda pa kami ng mga documents, yung mga ganon. Kaya yun, simula nung nagkinasal na nga kami, then 8 months after, pumunta siya dito sa UK. So, yun lang yung first time niya naghiwalay kami simula nung nagsama talaga kami nung first night namin together. So, ayun nga, pumunta siya sa UK, 2 months and then bumalik na rin sa Philippines. So, pagbalik niya ng Philippines, bumalik ulit ng UK mga ilang months. So, yung kasama na ako. So, ngayon, yung gabi na yun, hindi ko pinagsisihan kasi ang saya-saya ko ngayon, guys, kasi mayaman, pero at least nabibigay niya pa din yung mga pangangailangan ko, and then mahal na mahal niya yung mga anak namin. So, ayun, guys, yun na yung pinaka magandang nangyari sa buhay ko, yung gabi na yun na nagkasama kami. Yung first night namin together, yun na yung pinakamaganda kasi ang saya, masaya yung family namin. May dalawa kaming anak na babae din. And then, so ayun, hindi ko pinagsisihan ko ano man yung nangyari sa amin ngayon kasi kaya senior ko kasi asawa ko na din siya. So, hindi na ako nahiya kung ano man yung ano kasi normal na rin yan talaga sa sa may mga asawa. So, ayun, guys, yung tips ko lang sa inyo, pag halimbawa may mga kachat kayo, anuhin nyo sila, guys, yung i-excited nyo sila para mag-ano talaga sila, yung parang ano bang tawag yan, na mag anuhin talaga kayo, imimit talaga kayo sa personal na hindi na magdalawang isip at saka hindi na patatagalin pa yung mga yung nararamdaman niya na kung ano yung nararamdaman niya sa'yo. So ayun, guys, excited mo palagi para hindi magdalawang isip na puntahan ka. So ayun, guys, yun lang yung video namin, yung video ko na na-share ko. So marami pa, kung mag-comment down lang kayo, guys, kung ano pa yung mga question no about sa amin ng husband ko, kung anything na gusto nyo malaman. So gusto ko din na masagot kung ano yung mga katanungan nyo. So, mag-comment lang kayo, guys, at sasagutin ko din yan next video namin, guys. So, that's it for today's video. Sana nag-enjoy kayo sa video namin for today. So, thank you all for watching, guys. See you again on our next vlog. Bye!